Alam nyo ba na posibleng mamatay ang isang tao sa loob lang ng 24 oras dahil sa rabies? Hindi lang yan, alam nyo rin bang nakakahawa ang rabies? At halos lahat ng hayop may nakamamatay na lason pag nakakagat? Ito ang rabies na isa sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pinoy. Pero alam nyo rin bang may isang babae at siya ay isang doktora ng mga hayop. Ang kanyang advokasya ay isalba tao at hayop. Si Doc Maseli Cuana na may advokasya na mag-zero rabies ang Pilipinas. Sa kanyang mga tuklas na kaalaman, latest na teknolohiya at bagong pasilidad na ospital, kayang-kaya daw nitong pigilan, iwasan at mailigtas ang inyong buhay sa tiyak na kamatayan at sa pagkalat ng rabies ng mga hayop. Tamang kaalaman, ang paraan lang para labanan ang pagsik ng rabies, di uubra kay doktor. Hilig nyo ba ang mag-alaga ng mga cute and lovable fur babies? Alam nyo ba na hindi sapat ang pagiging animal lover natin para maging legit na pet owner? Malaking responsibilidad naman kasi ang nasa inyong kamay kapag may alaga kayong mga aso at pusa. Sa likod ng kanilang nakaka-good vibes na itsura, nakatago ang panganib na kinatatakutan ng marami. Ang rabies. Isang kagat kang posibleng malagay sa alanganin ang buhay ng isang tao. Makikita sa kuha ng CCTV footage na ito ang pagpasok ng isang aso sa tindahan ni Mary Ann. Kasalukuyan siyang nagpapahinga noon nang makita si Mary Ann ng asong gala. Bigla na lang siya itong sinakmal sa mukha. Ayon sa imbestigasyon ng barangay, umabot na sa 14 na residente ang nakagat ng aso na isang Belgian Malinois at karamihan sa mga ito ay bata. Positibo rin sa rabies ang asong pag-alagala kaya agad na nagpaturok ng anti-rabies vaccine ang mga naging biktima. Ang rabies o rabies ay isang uri ng viral infection na ipapasa ito sa mga hayop at mga tao sa pamamagitan ng laway. At kapag ikaw ay nakagat ng isang hayop na may rabies, 100% ang rabies ay nakamamatay. At hanggang ngayon ay wala pa rin gamot na naiimbento sa infeksyon na ito. Batay sa reports ng World Health Organization, pumapalo ng 59,000 na tao kada taon sa buong mundo ang namamatay dahil sa rabies. Karamihan sa mga ito ay galing sa kagat ng mga aso. Ang nakaaalarmang bilang ng kaso ng mga namamatay dahil sa rabies ang binabantayan ng isang eksperto sa mga hayop at may kaalaman sa rabies. Si Vet Maricelle Cuanan o mas kilala bilang si Doc Mase. Agad nilinaw ni Doc Mase na hindi lang mga aso ang pwedeng panggalingan o maging carrier ng rabies. Ang rabies ay isa sa mga pinakamatagal ng sakit. It is a viral disease that affects warm-blooded animals. Ang akala ng mga tao, asa lang or pusa ang pwede magkaroon ng rabies. But sa ibang bansa, ang pinaka-carrier ay bats. Pwede rin magkaroon ng rabies ang mga baboy or baka and kabayo. Dahil sa kakulangan sa sapat na kaalaman at pagsasawalang bahala ng mga Pinoy, dito sa Pilipinas, mataas na din ang insidente ng mortality o bilang ng mga taong namatay dahil sa rabies. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, umaabot sa 200 tao ang namamatay kada taon dahil sa rabies. Ang lalawigan ng Marinduque na kinilala bilang rabies-free sa loob ng 10 taon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marinduque, nasa 200 kaso na ng kagat ng aso ang naitatala nila.
Pero kahit pa sinasabing patuloy ang lumulobong bilang ng kaso ng rabies sa bansa dahil sa kagat ng mga aso, hindi ito dahilan para sila ay maltratuhin o patayin. Dahil tayong mga tao ang dapat maging responsable sa kalagayan ng mga kawawang aso at pusa o anumang hayop. Sa katunayan, nakasaad sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-torture, pagmaltrato o kahit ano pa mang uri ng pananakit sa anumang hayop. Kung sino man ang mapapatunayang lumabag dito, ay magbabayad ng karampatang multa at pagkabilanggo ng hindi lalagpas ng 2 taon. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Nasa batas din na ang bakuna na anti-rabies ay libre lang dapat sa lahat ng LGU sa bansa at dapat ibinibigay ito sa mga aso at pusa na inilalapit sa veterinaryo ng LGU. Giit ni Doc Mase, alagaan at pagmalasakitan sana natin ang mga kawawang hayop na ito dahil nasa ating mga kamay ang kaligtasan nila at kaligtasan ng tao. Payo ni Doc Mase, sa oras na makagat ng aso o hayop na may rabies, importante na pumunta agad ng ospital para makapagpaturok ng anti-rabies vaccine. Kahit siya mismo nakagat na ng aso na may rabies nung siya'y 5 taong gulang pa lang. I didn't notice that I have an open wound on my hand. So in-examine ko yung dog. It is recommended that as soon as possible na magkaroon ka na exposure with a rabid dog or cat, kailangan pumunta ka agad sa doktor. Ang rabies kasi travels 2 nanometers a day. It also depends dun sa location ng bite. It depends on how many virus was inflicted into the wound or skin. Kapag hindi naagapan at hindi agad naturukan ng anti-rabies vaccine, ang taong nakagat ng hayop na may rabies, susundan agad ito ng mga sintomas na mararamdaman ng biktima, gaya ng lagnat, pananakit ng ulo, pagsusuka, at kawalan ng ganang kumain. At sa oras na mangyari ito, huli na ang lahat dahil hindi na ito kayang mahabol ng anti-rabies vaccine. Hindi na sila nakakaintindi or hindi na sila nakaka-discern. Kaya akala ng mga tao, di ba, yung sinasabi nila na term na nagiging aso rin sila. Yun na yung part na nagkakaroon na ng effect sa nervous system ng isang tao, yung rabies. So, ayan, napapasok na yung pagiging hydrophobic, nagiging sensitive to light. And eventually, yun na yung kinamamatay nila is yung paralysis of the laryngeal muscles. Ang lahat ng ito'y naramdaman noon ni Doc Mase, kaya ito ang nagtulak sa kanya para maging isang veterinaryo at magkaroon ng advokasya para sa mga aso at pusa, partikular na yung mga pakalat-kalat sa lansangan. Para sa kanya, isang susi para maiwasan o mabawasan ang kaso ng rabies sa bansa ay pagkakapon sa mga ito. Kaya itinayo ni Doc Mase ang Philippine Pet Birth Control Center Foundation noong 2017. Pangunahing layunin nito ay mag-rescue ng mga aso at pusa mula sa lansangan. Ang pagkakapon o spay and neuter sa Ingles ay isang proseso kung saan itinatanggal ang reproductive organ ng hayop, lalaki man o babae. Sa ganitong paraan, hindi na sila magagawang makapagparami pa. Sa Pilipinas, napakahirap maging humane ang pag-control ng dog and cat population considering we are a third world country and considering napakalaki ang budget na kailangan para maging humane yung trato natin sa mga pag-alagalang aso at pusa. Ang spaying and neutering ng mga aso at pusa is not a band-aid solution. It is a long-term solution. And it is something that we at Philippine Pet Birth Control Center Foundation have been advocating since 2017. Katuwang ni Doc Mase sa pamamalakad ng foundation, ang kanyang kapatid na isa ring veterinaryo. Yes, ang proceeds ng mga nabebenta namin na merch is we use to subsidize yung kapon natin even more. So this is the receiving area. And then, ito yung front desk for the registration. And then, so after the assessment, if
If okay na, then we proceed for the blood test and yung general assessment, parang triage siya kung sa akong iisipin for the patients, for the pets. So after here, this is the pre-op area, pre-operation, meaning, so dito magko-collect ng blood, i-assess si pets if they have sipon or something, or if they can undergo the surgery. Tapos, if they are okay with the assessment, we go to the surgery room. So, after nilang mag-surgery, then dito sila mapupunta, iintayin natin sila magising, dyan din natin gagawin yung pag-nail cut, yung mga add-ons, and the tattoo or the markings na gusto nung clients, nung owners, nung mga patients natin. So they could either opt out for an ear notch, or the heart tattoo, which is bago, or the normal tattoo, which is the letter S. This is how we prepare the patient before the surgery. As you can see, si Doc Onad will be performing flank spay, which is what we do sa mga mas madali siyang way of spaying sa cats. Yung pagkakapon po, usually how long does it take po to finish one animal? Usually 5 minutes or less for the cat. Pero it takes longer. It only takes long because of the anesthesia. Sa loob ng 6 na taon simula nang itinayo ang PPBCC Foundation ni Doc Masi, umabot na sa halos 200,000 aso at pusa ang kanilang nakakapon at natulungan. Aktibo rin ngayon ang grupo ni Doc Masi sa serbisyo publiko. Katunayan, kaisa din ng rated Corina si Doc Masi sa pagkakawang gawa sa iba't ibang mga barangay. Sagot ng kanyang grupo ang pagkakapon at pagbabakuna ng anti-rabies sa mga aso at pusa sa mga barangay. I have been working with Ma'am Corina and her initiatives for the improvement of animal welfare here in the Philippines is really vital, no? So we have done numerous spay-neuter activities, and she also believes that spaying and neutering is one of the most humane way of controlling dog and cat population. Si Nanay Lea na taga Antipolo City na may inaalaga ang mahigit 200 aso. Lubos din ang pasasalamat sa tulong ni Doc Masi at ng kanyang foundation. Libreng check-up ng mga veterinaryo ang ibinigay sa mga alagang aso ni Nanay Lea. Mayroon ding mga vitamins. Inihahanda na din nila ang proseso ng pagkapon sa lahat ng mga aso ni Nanay Lea. Bukod sa foundation, nakapagpatayo na din siya ng ospital. Sa Mandaluyong City, state of the art ang mga materyales na ginagamit sa mga operasyon para sa mga alaga nating hayop. Here at PPBCC Veterinary Hospital, we offer a wide range of treatments, especially surgery. And isa yun sa mga pinagmamalaki namin. We are an animal surgery specialty and trauma center. And we take pride that our veterinarians are equipped with surgical skills and treatment skills to even handle complicated surgeries. Hindi uurungan ni Doc Masi ang bagsik ng rabies. Kahit mahaba-haba pa ang krusada ng grupong ito pagdating sa kanilang advokasya, namasog po ang rabies sa bansa at mapigilan ang pagdami ng mga aso at pusa sa lansangan. Bilang responsableng may-ari ng isang alagang aso o pusa, obligasyon natin ang ating mga alagang hayop na hindi lang dapat kumpleto sa TLC o Tender Loving Care, pero higit sa lahat, dapat kumpleto rin sila sa bakuna laban sa nakamamatay na rabies. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng 3 products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong
beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.